Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung super fan ka nga ni Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal couple at Asia's multimedia stars. Ang sentro nga ng ating mga updates ngayong araw ay pumapatungkol sa biglaang pagkawala ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga kanina. Siguro po napansin nyo rin po yun, di ba? Kaya po sa All for One na kanina nung matapos ang Eat Bulaga, wala talaga si Menggay. Mayroon pong tatlong dahilan na tinitingnan at patuloy pang kinukumpirma ng buong ADN Soko team. Kung saan, nga ba no, biglang nawala nga si Maine, ano? Saan nga ba napunta yon? Sarap-sarap nga naman ang panonood natin sa Eat Bulaga at ang ganda-ganda ni Maine sa suot niya kanina na color orange. Tapos bigla siyang nawala, di ba? Ito na ba yung sinasabi natin kailangan din mag-rehearse ni Maine Mendoza para sa concert ni Alden? Alamin natin yan nang makaiwas tayo sa fake news. No? Bago tayo maniwala, alamin muna natin yan. Iba pang mga dahilan na gawa, isasama rin natin yung iba pang mga dahilan na ginagawa po ng mga ARMY fans. Kaya tayo nagkakanda lito-lito, no? Sa mga pangyayari nito. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pag-suporta po kay Maine at kay Alden. Kahit na napakarami pang sarsuela ang nalalapit na ilalabas po nila for Maine and Alden para lang tuluyan pong masira tayong lahat, no? Maraming maraming salamat po sa inyo at nandyan kayo. Kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng bagong bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. Ayaw kasi namin nung nahuhuli ka, no? At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kaninang umaga lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Rosan Siscar. Sabi niya, Pinas, tama kayo, pag wala si Alden, daming suot na ring ni Maine. At ang suot kahapon ni Maine at Alden, tulad sila, twinning na naman sila, white sila kahapon, hahaha, hashtag Aldab forever. Hindi yung forever, walang kwentang edit mga ilusyon, ilusyonadang mga panot. Wala pa din si Alden Pinas, Wednesday pa yata siya, hahaha. Ang dami nga pong nakapansin ng ganyan, no? Miss Arosan Siscar, na tuwing wala si Alden sa tabi ni Maine, balot na balot si Maine, tapos suot-suot pa niya, no? Yung mga rings nila, hindi lang isang ring, ha? At nakasuot pa sa tamang daliri niya, no? Sa palasing-singan pa. Hindi lang isa, kundi napakaraming singsing. Sana nga po, nandyan nga po siya sa Wednesday, no? Para naman kahit pa paano ay makita natin ulit silang magkasama. Salamat po sa inyong comment, as usual, no? Miss Arosan Siscar. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Delia Lim Kaabay. Sabi niya, tagal nang nakapanggigigil yung botohan kahit MMFF. Gawa nila, program nila, computer for vote swapping. May nahuli na sa concert busy si Meng as co-producer ni Habi. Mamaya, December 9 and 9, nandun siya. Was it? Kaya sorpresa. may sorpresa bang announce? Wow, Japan trip? Di nyo malaman. Pwede private plane sila. Marami po kasing pinangungunahang botohan, no, ang kabilang network. Miss Delia Lim Kaabay. Yung kabilang network, sila po yung may pakananyan, mga paboto-paboto, kasi po malaki ang kinikita nila dyan. At syempre, wala naman pa ganyan ng GMA network. Kaya naman, alagang-alaga nila ang kanilang mga starlets sa Abaya CBN, ano? Siyempre, kumita na sila, no? Nakagawa pa sila ng issue o balita na tinalo ng mga artista ng mga artista mula sa ABS-CBN, ang mga artista na taga GMA Network. O, diba? Yan yung tinatawag nalang galawang sakin. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Julaini Alpino. Sabi niya, excuse me, kahit kailan, hindi ginamit ni Alden si Wifey. Dahil noon pa man, mahal na mahal na nila ang isa't isa at noon pa man, sikat na sila. Sino ba ang manggagamit? Hindi ba ay si Mr. Spotted? At kahit kailan, hindi gagawin yun ni Alden. At kahit anong paninira nyo o pang-i-edit ng mga picture, hindi kami maniniwala dahil doon lang kami maniniwala sa mag-asawa.
Sana nga, pag natapos na itong pandemic, matuloy sila sa Japan para naman makapagpahinga ang mga isip nila at magkaroon sila ng privacy. Salamat, Mr. Pinas. Tama po kayo dyan, Ms. Julaini Alpino. Never silang naggamitan. Sumikat po talaga sila ng sabay. Though nauna sa pag-aartista si Alden, pero yung peak ng kanyang kasikatan, yung prime ni Alden akong tawagin, no? Talagang 50-50 po silang dalawa. Up until now, kaya nga narito pa ang Aldab Nation. Dahil po sa kanilang dalawa yan. Okay? Ang hindi po talaga magkaintindihan sa kanilang lahat ay ang kanilang mga managers. Pera-pera lang yan. Diba? Yung hatian sa pera, kung kanino bang mas malaki, kay Alden ba o kay Maine? Diyan po yan nag-umpisa kung bakit pinaghiwalay ng pilit si Maine at saka si Alden. Kasi malaki na po ang kinikita nila kay Maine, malaki na rin ang kinikita nila kay Alden. So it's time para marami pang pagkakitaan. Kasi kung si Maine at saka si Alden lang ng si Maine at saka si Alden lang, hindi kikita ang iba. Diba? Yan po yung lihim dyan at ang katotohanan sa dalawang yan. Bago pa man namin malimutan, no? Happy happy birthday po, Poleng, no? Miss Pauline Luna Soto, ang nag-iisang Mrs. ni Bossing. God bless po sa inyo, no? Maraming salamat po at lagi kayong nandyan sa tabi ni Bossing at ni Baby Tali. At kanina nga po, no? Nakita po natin ang napakagandang Maine Mendoza wearing color orange. At present po siya sa pag-endorso ng Shopee kanina. Pero bigla po siyang nawala. Nasaan kaya siya? Diba, napapost nga si Maine ng hi, hello, bye nilang dalawa ni Mimiya. siya po yung vlogger na ngayon po ay ambassador na rin po ng Lazada, no? Si Maine na nag-endorse ng Shopee, biglang nawala, at ang pumalit naman sa kanya ay si Mimiya na ambassador naman ng Lazada. Panalo dyan ang Eat Bulaga. Ang laki ng kita nila dyan. Parehas ini-endorso ang Lazada at Shopee. Congrats sa marami ninyong sponsors, Eat Bulaga, no? Sana ituloy nyo pa, no, na makonbinsi pa ang maraming tao sa pagpapasayang ginagawa ninyo. At ang topic nga po kanina sa Eat Bulaga ay patungkol sa mga retoke-retoke. Naisip ko tuloy yung mga babae na inililink po kay Alden na puro retoke ang inabot para lang gumanda. Hindi naman sa nang didiscriminate ako, no, pero sila na nga yung mga nagparetoke. Sila pa yung mga malakas manlait, no? Akala mo sila si Maine Mendoza na organic at natural ang kagandahan na walang pinagawa kahit ano sa kanyang mukha o sa kanyang katawan. Sabi nga ni Alden noon, 'di ba? Ayaw niya sa mga babaeng retokada. Pero don't get me wrong, ha. Kung may mga nagparetoke po dito, that's your choice naman po talaga. Kung makakapagpabago naman po talaga ng buhay niyo yan, no? At makakapagpataas ng self-esteem ninyo, we will support you. Basta po ang importante, walang tinatapakang ibang tao, no? God bless po at mabuhay po ang mga mabubuting puso na nagparetoke. Kasi kahit anong paretoke mo, kung hindi naman mabuti ang kalooban mo, wala rin. Hindi nareretoke ang puso. Okay? Hindi nareretoke ang ugali ng isang tao. Walang cosmetics para dyan, di ba? At prosthetics. Pero, ang nakaka-intriga talaga sa lahat ay ang bigla ang pagkawala ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga. Batay nga po sa mga netizens, mayroon pong tatlong bagay na tinitignan at patuloy pa rin pong kinukumpirma kung bakit nawala po bigla si Maine Mendoza sa Eat Bulaga. Una ay ang mga sinabi nila na ngayon ang schedule ni Maine sa rehearsal niya for Alden's concert, 'di ba? Ang ikalawa naman po, may mga nagsasabi po na kailangan na po si Maine sa Daddy's Girl taping, kaya kailangan na po niyang umalis agad. At ang ikatlo naman po ay ang ipinakakalat po ng mga ARMY fans na sinundo di umano ni Mr. Spotted si Maine, at sila po ay may date, no? May dalawa silang ngayong araw, no? At ayan nga po, ayan na naman po sila. 'Di ba? Unahin natin yung ikatlo. Hiyang-hiya naman kaming lahat sa mga pinagkakakalat nito mga ARMY fans na ito. Yan na naman po sila. 'Di ba? Sa mga ilusyon nilang kulang na kulang sa sustansya. Noong nakaraan, ang sabi po ng mga ARMY fans, si Maine daw ay sinundo ni Mr. Spotted after ng Eat Bulaga noong Saturday. Paanong Saturday? I-tape nga lahat ng Eat Bulaga mula Thursday to Saturday. Walang live ng ganong mga araw. 'Di ba? Hindi talaga kayo titigil sa mga kaka-invento ninyo, no? Bahala kayo sa buhay nyo. ayaw namin ma-stress, no? At basta po,
Para po sa mga true-blooded Aldab fans, kinukumpirma pa po ng Soko team ng mga ADN kung si Maine ba ay nasa taping ng Daddy's Grill, nasa rehearsal ng concert ni Alden, or may panibagong endorsement na super urgent talaga na kailangan-kailangan siya. Huwag muna tayong maniwala, no? Sa mga haka-haka hanggat hindi pa tayo sigurado, hanggat hindi pa kumpirmado, okay? Huwag kayong magpapaniwala sa mga patutsada ng mga Armin fans na yan. So again, kung isa ka sa Armin fans, no? Welcome na welcome ko pa rin mag-comment dyan sa comment section. At irerespeto ko ang inyong lahat ng sasabihin. Basta wag lang yung puro imbento, no? Abangan ko po kayo dyan po tayo mag-usap. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.